So, ang gagawin natin ngayon, guys, ay reading people's assumptions about me. So, nakita ko lang po ito kay Francis at saka sa ibang mga YouTubers. So, eto, gagayahin natin siya. And malalaman ko ngayon kung ano ba ang tingin nyo sa akin. So, wag na natin patagalin pa. Let's go! You're such a genuine person. Thank you for making me happy. Genuine person. Totoo naman po yan. Kasi ano ko eh, yung tipong what you see is what you get. Kung ano yung nakikita mo sa akin, yun na yun. Diba, kung ano yung pinapakita ko, sobrang natural, tsaka sobrang totoong-totoo po ako. Sabi niya, marupok. Marupok ba ako? Actually, hindi ko alam kung marupok ba talaga ako. Siguro, pero ano kasi ako eh, yung tipo ng tao na pag gusto ko, pag ayaw ko sa'yo, ayaw ko talaga. Yun. So, nagiging marupok lang siguro ako dun sa tao gusto ko. Yes. Next, caring sa pamilya. Gusto ng love life, pero di pwede kasi breadwinner ng pamilya. Totoo po yan, yung caring sa pamilya. Gusto ng love life. Actually, may mga times na gusto ko, may mga times na ayaw ko, pero yung hindi pwede, pwede naman, kasi hindi naman ako pinagbabawalan, di ba? Ang tanda ko naman na para doon. Kaya lang, minsan, choice ko na rin kasi dahil parang mas gusto ko mag-focus sa family. Ganun. Tsaka kahit may jowa ako, talagang, ano, I make it to a point na, kumbaga, kahit in a relationship ako, gusto ko may time pa rin ako sa family ko. Nagsispend pa rin ako sa kanila ng panahon. Masungit po. Hindi ako masungit. Promise, hindi ako masungit. Siguro mukha lang talaga ako masungit, pero hindi. You're a good person. Swerte yung mga taong nasa paligid mo because they have you. Wow, thank you naman. At na-appreciate mo yon. O, mabuting tao naman po ako. And thank you kung swerte yung mga nasa paligid ko. Salamat kung ganun yung nafe-feel nila sa akin, di ba? Soft-hearted. Alam niyo, totoo yan. Kasi ano talaga ako, malambot talaga yung puso ko, tsaka very forgiving ako. Madali akong maiyak, madali akong magpatawad, madaling lumambot yung puso ko kahit galit na galit ako, amuin mo lang ako ng konti, wala na. Parang ano na ako, yung parang natutunaw na ako, ganun. Sobra kang ma-effort pagdating sa jowa. Ay! Grabe. Totoo to. Sobra talaga akong ma-effort pagdating sa jowa. Ewan ko, kasi ganun naman talaga dapat, diba? Kapag may mahal ka, ay effortan mo talaga. Kasi naniniwala ako na ano eh, love is full of effort. Yes. Kaya, kayo, kung may jowa kayo, effortan nyo. Kumbaga, wag na kayong, oops, teka, tama na to, masyado na akong nag-e-effort sa kanya. Wag ganun. Para pag nawala ka sa buhay nila, lagi nilang maaalala yung mga effort mo, yung mga ginawa mong maganda, diba? Okay. You did so many stupid things about love. Ha ha ha. Actually, totoo. Marami talaga akong nagawa na stupid things sa love. Di ko na elaborate pa, pero basta yon. Madami talaga. Bad girl. Bad girl? Hindi po ako bad girl. Hala, hindi po ako bad girl. Totoo po, hindi talaga. Promise. Mukha lang talaga siguro akong bad girl. Di ko rin alam kung bakit yun yung unang impression sa akin. Okay. Kati ng ilong ko. Mabait po, kaso po, na-snub nyo ako sa isang event noon, kaya ayun po. Hala, hindi ko alam. Alam niyo minsan, may mga pagkakataon na hindi ko alam na parang nagsasnub pala ako. Hindi ko alam yon. Kasi minsan may mga tingin ako na parang akala mo, ganito kasi ako tumingin, mula ulo hanggang paa, lalo na kapag first time kitang makilala. Hindi ko talaga maintindihan sa sarili ko, parang ganun lang talaga ako tumingin, pero walang ibig sabihin sa akin yun. Siguro yung expression ng mukha ko, akala nyo talagang ganun ako, snobbish ako, pero hindi po. Tsaka pag nilapitan mo ko, very accommodating naman ako. Hindi lang ako talaga yung tipo ng tao na ako yung unang lalapit. Kasi sa totoong buhay po, mahihain po talaga ako. So yun. Sabi naman dito, akala ko super social ka, pero same pala tayo na matipid. Mabuhay ang mga kuripot. Well, actually, totoo yan. Kuripot po talaga ako. And, yun nga, akala din ng iba, super social talaga ako. Pero matipid po ako, tsaka simple lang ako. Minsan ngayon, mga damit ko, ukay-ukay lang. Oo, totoo yan, ukay-ukay lang. Tsaka, hindi rin ako masyado mahilig sa mga branded. Wala, kung ano lang ibigay sa akin, okay lang ako dun. Nakipag-tsorba sa hindi kilala. Oh my God. Ha, grabe naman. Hindi ako ganito. Yan ba yung tsura ko? Hindi po ako nakikipag-tsorba sa hindi ko kilala. Diba? Hindi po talaga. Walang ganun. Family-oriented, makulit, maraming maliligaw, pero hindi committed sa love life. Actually, yung family-oriented, totoo po yan. Yung makulit, totoo din yan. Yung maraming maliligaw.
Alam pa kasi binang yabam ko. May mga maaligid-aligid po talaga. Yan, hindi ko maikakaila po yan. Pero, hindi committed sa love life. Hindi ako committed sa love life. Paano ko ba explain? Actually talaga, ako yung tipo ng tao na takot sa commitment. Totoo yan. Kaya, kahit before, even before, pag magkaka-love life ako, laging antagal. Kasi parang urong-sulong ako. Hindi ko alam kung, game na ba? Go na ba? Lagi ako nagsastart sa MU muna. Kasi lagi akong takot. Parang lagi akong takot magkamali. Ganun. Tsaka parang, iniisip ko kasi kapag commitment na, alam niyo yun, ang hirap na mag-back out eh. Kaya sinisigurado ko talaga muna. So, ayan. Totoo naman yan. Takot ako sa commitment. Napaka-humble at mapagmahal. Alam niyo, yung humility po talaga, yan ang tinuro sa akin ng nanay ko na wag na wag kong aalisin sa katawan ko. Kaya ever since talaga, hindi ko nakakalimutan maging humble. Dapat kahit anong marating mo, kahit anong mangyari, wag mo kakalimutan yung mga nangyari sa'yo in the past na mga mahihirap na bagay, mga sakripisyo, mga pangit. Kasi pag inalala mo yan, kumbaga mare-remind ka na, oops, kailangan, humble ka pa rin, ganyan, wag ka magmamalaki, wag ka magmamataas. Kasi minsan, di ba, minsan dumarating din sa point na nakakalimot ka na eh. Pero kailangan alalahanin mo yung mga ganun para ma-remind ka. So yun, totoo po na mapagmahal po talaga ako. Kahit sa kaibigan, sa jowa, sa pamilya. Mukhang mataray sa una, then naging charming. Wow! Parang gala palagi. Smile ka po lagi kasi nakakadagdag. Naputol po, dot. Baka nakadagdag, ano ba, ganda? Charot. Ayan. Mukhang mataray sa una, then naging charming. Actually, totoo. Kasi halos lahat ng mga kaibigan ko yun ang sinasabi. Mukha daw akong suplada, maldita, mataray sa umpisa. Pero pag nakilala mo na, kalug po talaga ako. Tsaka, ayun nga, lagi na sinasabi na charming daw. Yes! Parang gala palagi. Actually, before, talagang gala talaga ako. Wala akong tigil. Pero parang lately, ewan ko, mas gusto ko na lang sa bahay, tumambay. Minsan tamad na ako, ganun. May feeling akong ganun. Siguro dahil na-enjoy ko naman na yung feeling na lagi ka nasa labas, party-party, kumbaga tapos na ako sa mga ganun. Ayan. Next, para kang maldita, ayan na naman, di ba, para maldita. Para kang maldita noong una kitang nakita sa BGC. Totoo yan, mukha talaga akong maldita, pero promise, hindi talaga akong maldita. Baka sa unang tingin talaga. Nagmakaawa ka sa isang tao para balikan ka or wag kang iwan. Actually, yes, nagawa ko na po ito. Totoo po yan, nagawa ko na pong magmakaawa sa isang tao para wag akong iwanan. At ang sakit ng feeling na gano'n, yung lumuhod ka sa isang tao para wag ka lang iwan na please, huwag mo kong iiwan, ganyan. Nagawa ko na yun. Tapos, alam niyo yun, parang ang liit-liit ang tingin mo sa sarili pag ginawa mo yun. Pero, yun, after nun, nung nagmakaawa ako, tapos na-win ba ko naman siya? Kumbaga, hindi naman niya ako iniwan, pero masakit pala sa feeling na nagsistay lang yung tao sa'yo dahil nagmakaawa ka. So, hindi masarap sa pakiramdam. Kasi kung mahal ka talaga niya, hindi mo na kailangan magmakaawa, diba? So, wag mo na lang ibaba siguro yung sarili mo ng ganong level. Kapag hindi ka na gusto ng tao, kapag gusto niya na ng freedom, palayain mo na lang siya. Kasi nga, sabi nila, diba, kapag binigyan mo ng freedom ang isang tao na magdesisyon or lumaya, mas nakakapag-isip siya ng tama kaysa kinukulong mo siya. Kasi pag kinulong mo siya, nasasakal siya, tsaka hindi siya makakapag-isip kung ano ba talaga yung gusto ko sa buhay. At least pag pinalaya mo siya, marami siyang maiisip na bagay, diba? Tsaka baka isa rin yung sa dahilan, yun na pala yung hudyat na hindi talaga siya yung para sa'yo, diba? Kaya hayaan mo na lang kapag ayaw na talaga sa'yo, huwag na nating ipilit. Ayun. Ayan, once ko lang naman nagawa yun sa buong buhay ko. So, ayan. Kala ko maarte nung una, pero sobrang bait, masiyahin, maganda, talented pa, perfect na. Hala, grabe naman yung perfect. Di naman ako perfect, pero yung akala maarte nung una, talagang garabi, no? Siguro 90% yun talaga yung ano nyo sa akin, yung assumption nyo sa akin. Maarte, suplada, maldita, masungit. Pero yun nga, mabait naman po ako, tsaka masiyahin naman po akong tao. Sabi dito, lalakero. Grabe kayo. Lalakero talaga. Hindi po ako lalakero. Pag may jowa po ako, isa lang po talaga. Nag-cut class nung high school. Alam mo, tama. Totoo naman yan. Hindi ko naman i-deny yan. Nag-cutting class po ako dati nung high school ako at napagalitan talaga ako ng nanay ko. Kasi ang ginawa ko,
Ewan ko ba kung bakit ang tigas talaga ng ulo ko noon? Hindi ko rin maintindihan sarili ko eh. Pero syempre pinagisihan ko na yun. At huwag niyong gagayahin yun. Nahuli ako ng nanay ko noon na nag-cutting ako. Dahil umalis ako ng bahay naka-uniform. Tapos may dala akong civilian na damit sa bag ko. Pagkalabas ng bahay, nagbihis agad ako sa mall ng civilian para makagala sa mall. Tapos pagpauwi na ako sa bahay, ang ginagawa ko, sinusuot ko na agad yung uniform ko pauwi. Eh nung nangyari yun, so, ayun, nahuli ako ng nanay ko noon kasi tumawag siya sa classmate ko. Tapos parang may tinanong siya tungkol sa akin. Tapos sabi ng classmate ko, ha? Hindi naman po pumasok si Clarissa. Sabi ko, oh my gosh, pagdating ko ng bahay, hello, mami! Pak! Sumbol talaga ako ng bongga. Saan ka galing? Ayun, grabe talaga yung nanay ko, mahigpit. So, mula noon, hindi ko na talaga siya inulit. Kaya, huwag niyo pong gagawin yan. Diba? Pwede naman kayong gumala sa ibang pagkakataon. Huwag dun sa araw na may paso kayo. Yes, ang bait ko! Anyways, hanggang doon na lang po tayo. Diyan po nagtatapos ang ating reading assumption. So, sana marami kayong nalaman sa akin kung sino ba talaga ako, yung totoong ako. Well, assumption lang naman yan. Ganyan naman talaga tayo pag may una tayo nakikitang tao, diba? Lagi naman tayo may, ay, ganyan yan. Ay, ano yan. Kumbaga, ay, masama ugali yan. Pero minsan, yung inaakala mong ganun, yun pa pala yung super bait. Tsaka minsan, kung sino yung akala mo na, ay, grabe yan, ayoko ng ugali niyan, di kayo magkakasundo niyan. Minsan yung kung sino yung inaasahan mong ganun, kabaliktaran pala siya sa totoong buhay, yun pa pala yung makaka-close mo, diba? So, siguro, huwag na lang tayo agad-agad mag-judge. Pero, ayun na nga, assumption lang naman to. Hindi naman to judgment agad, diba? So, that's it. Thank you for watching and kung meron pa kayong gustong ipagawa, baka may gusto kayong ipagawa sa akin, comment lang po kayo below and yun lang. Thank you for watching. At dahil dyan, maraming salamat sa inyong lahat and subscribe to my channel. Bye!